Welcome back sa ating Game 2 Yami Pro Series para dito sa ating Best of 2 series. Ayan, let's see. Sponsored by. Dito para sa Lupon WXC tournament ito. Ano masasabi mo dito sa first 2 picks para sa LBCS? Buda? For the first pick dito, napansin ko na medyo nagbago sila ng lineup in terms of first pick pace since Nyx, Assassin, and Monkey King yung kadalang opening pick dito for the side of LBCS and Ground Zero. Iba din yung naging first two picks nila dito, Dawnbreaker and the Oracle. Oh, nag-iba sila ng gaming strategy parang ngayon sa game 2. Kailangan nila manalo dito, LBCS. Parang Chinese team versus Philippines team doon. And Ground Zero kasi sumasali rin sila sa mga tournament like Lupon WXC Cup. Ground Zero talaga isa rin siyang team talaga na maibubuga or talagang na hulma na at talagang nagbabatak dito sa ating Dota scene. Pero interesting itong first two picks ng Ground Zero, Dawnbreaker and Oracle. Oo nga, anyway, medyo surprising ang magiging carry out nila dito kasi medyo flexible itong Dawnbreaker and Oracle helping out para dito. Kasi let's see, tingnan mo ito si Dawnbreaker with the ulti, you know, makakatulong nga siya agad-agaran pa in terms of clashes. Samantala naman dito sa LBCS, medyo peak off ang mga mangyayari since may Nyx Assassin and vision-wise dito para kay Monkey King and Nyx Assassin nga. Mm-hmm. And I think MK dito, pwede siyang going for the carry role and also position 4. Ginagawa rin niya ng ibang teams dito. And Ground Zero, Dawnbreaker, usually position 5 siya, pero may Oracle dito eh. So Dawnbreaker, I think, will go to offlane or position 4. Pwede siya maging offlane dito for the side of Ground Zero. Oh. Feel ko rin na magiging support nito si Dawnbreaker. Kasi medyo, ako para sa akin, medyo may na to pag medyo, siguro let's say 20 minutes into the game, 15 to 20 minutes into the game, and magiging vile lang siya, which is her ulti, and stun-wise, kumbaga. Yup, and MK naman dito, since merong Oracle, magkakaroon siya ng hard time since Oracle dito, sobrang takas in terms of harass, and meron din siyang debuff capability dito. Pero let's see, MK dito, kaya naman nila i-adjust to, depende sa magiging katapat. Pero Ground Zero dito, banning the Storm Spirit dito pagkaban ng TA. So, inubos nila ng possible mid lane nitong LBCS. Okay, pero marami namang hero ito si QUI. Nakaramdam ang LBCS, ng Ground Zero ng mga flashy heroes. So, they are opting out to ban Storm Spirit, Lycan, and also Night Stalker for their second to fourth bans doon. Whereas dito nga sa first four bans is para sa LBZS, Vengeful Spirit, Tiny, TA, and also Pangolier for the fourth ban dito para sa LBZS. Yep, and inya Shadow Demon ang binan dito ng Ground Zero since alam nila na LBCS dito isa rin na Shadow Demon ng pwedeng maging possible pick for the side of LBCS dito against din sa lineup ng Ground Zero ngayon. 10 seconds. Predictable din yung mga yung mga picks dito. Kung ibabase mo sa mga bans dito ng LBCS, madalas ganun yung mga Chinese teams surprise picks and dun nga sa mga lineup nila very unorthodox kung sasabihin ko. Yep. And LBCS dito, alam naman natin sila na talagang kaya-kaya na makabawi dito and mawalwan ang ating best of 2 series and let's see, Weaver pick for the side of LBCS dito. So, carry Weaver and position for MK. Possible na maging carry to si Weaver or maging offlane para sa side ng LBCS since si Weaver recently sa mga pub matches pinipick din siya sa offlane doon sa mga low doon sa mga brackets na Divine bracket, pero ito nga ang third pick para sa Ground Zero, which is the Void Spirit. So, Ground Zero dito possible mid na ito nga Void Spirit, pero since
void scale, isa rin sa mga heroes na pwede rin siyang i-offlane. And let's see kung saan nila ilalagay ito. And LBC SD Weaver, gaya na sabi mo, pwede siya i-carry, pwede i-offlane. And also, kasi nakita ko si Januel, ginagamit na rin itong Weaver as a position 5. Let's see kung makakita ba tayo ng Weaver position 5. Nakita tayo ng mga Weaver na nakadalawang Falcon Blade din. Ayun, nakaka-encounter din ako ng mga ganong Weaver. Pero good band din dito para sa side ng LBCS, which is the Dead Prophet. Para tamang crowd control lang, since ito nga, magiging aggrave ito si Void Spirit. Whereas meron naman pan-save doon si Oracle. Kasi kita mo naman yung pagpasok pa, kumbaga pag-initiate dito ni Void Spirit, there will be a Dawnbreaker always na to help. As long as online yung ulti niya. Yep. And kapag hindi ko for the lineup of Ground Zero, aggressive sila kung tinignan mo when it comes to a laning scene sa Oracle. Possible with the Juggernaut yung magiging magkasama dito sa bottom lane. And let's see kung sino magiging katapat nila dito sa LBCS. Offlane ba? Kulang? LBCS offlane? Offlane possible yung pwede na i-pick dito? Or mid? Since sa Void Spirit, na-pick na rin dito as a mid lane possible. Let's see kung pipick na sila ng mid. Oh, Leshrac mid. Feel ko magiging Leshrac mid dyan. Mm-hmm. Tamang parapat lang dito para kay Void Spirit. Let's see, since sa laning phase, medyo okay si Void Spirit in terms of last hitting. Dahil mabilis yung animation niya, and also i-plus mo pa yung Quelling Blade, makapag-farm siya na maayos. Whereas ito nga si Leshrac, range hero, makapag-spam out siya, depende sa kanyang build, skill build niya, which is the first Split Earth or Diabolic Edict. Pwede rin siya mga third skill, possible. And Ground Zero dito, baban nila is Morphling. So, in-expect nila, itong Weaver will be going support Weaver. Pero let's see. Kasi, nagbat sila ng Morphling. Inisip nila itong Weaver position 5. Nyx offlane or MK offlane. Then, Weaver position 5. Pero let's see kung ano magiging pick. And, Viper! Okay. So, offlane Viper. Offlane Viper to, no? In the Dawnbreaker position na position 4? With the position 4 in guide. Expecting na nga ang Ground Zero na si Weaver would be the offlaner, kasi since yung last 2 bans nito ng Ground Zero, si Void and offlaner na nga, parang ayaw nila maging katapat dito para kay Juggernaut. Since magiging offset lang yung mangyayari pag inomnish na ni Juggernaut si Morphling with the attribute shift strength, diba? Mm-hmm. And makakatakas na maayos ito si Void, si Faceless Void. So we're down to 45 seconds on to the last pick para dito sa LBCS. And LBCS dito, tignan natin kung carry ba ang magiging last pick nila dito, since sa Ground Zero pinapredict nila na itong LBCS will be going a carry role for their last pick. Let's see kung carry ba or support na lang, and magiging Weaver carry tayo dito sa ating game 2. Napaka-unorthodox ng mga picks nito ng LBCS. Parang OG lineup yung mga nagiging picks. Ano? Madalas. Kadalasan kasi sa mga Chinese team, very wide range ang kanilang hero pool. Kumbaga, sobrang confident nila sa mga heroes and they would just opting out to pick up. Yun na nga ba, si Enigma. Very good pick ito para sa LBCS for their last pick, since walang di na nga nila binan si Rubik, di ba? Just to counter the count. We're gonna see good black holes para kay Irving. Yep, and yun nga, gaya na sabi mo dito, Enigma is a good pick for LCBS, since wala talagang panghuli. I mean, the disable itong Ground Zero, since Enigma game ang pwede maging labas nito. And Rubik, speaking of Rubik dito, kaya din nila binan itong Rubik, since meron naman silang last pick capability. And wala na itong time ng Ground Zero para ma-counter itong Enigma pick. Pero let's see, interesting itong Enigma offline natin ngayon. Tingin mo, sino makakabawi kaya? Makakabawi kaya ang LBCS dito? With their picks. Pick-wise pa lang ah.
Okay, so pick wise dito kasi sa game na to, mas gusto ko yung draft dito ng Ground Zero since sa laning phase, sobrang mid lane match up, match lang, and the bottom lane, yung ina-expect ko na talagang lalamang sila, and also the top lane, since meron sila nga Viper dito na alam naman natin nga Viper, isa sa mga heroes na talagang sobrang lakas when it comes to a laning phase. Pero when it comes to overall game, mas tip ko pa rin talaga yung Ground Zero, pero still, LBCS dito. Interesting yung Enigma pick dito, and gusto kong makita kung ano ba ang tinatago nitong LCBS when it comes to their Enigma pick. Kaya nga. Okay, simulan na natin ang ating game. Pakilala mo na, sir. Yep. And for the side of LBCS dito, pakilala ko lang muna, LCBS got you dito sa kanyang Monkey King IDC, gamit dito ng Weaver QYQX dito sa kanyang Nyx Assassin na LCBS Irving for his Enigma, and the 1-2-3 gamit dito ng Leshrac. On the dire side dito para sa Ground Zero, Kimizu ng kanyang Viper, TMV para sa kanyang Oracle, Void Spirit si Ki, Juggernaut para kay Akashi, and Dawnbreaker para KCI. Ayan. Tamang sentry wards lang dito para sa bottom lane dito ng Ground Zero. Mga blackout lang nila yung neutrals. Ayan, nakita mo naman dito si Enigma. Hindi na sumama doon. And, siguro mga kakansin niya lang dito yung yung range creep dito sa top lane. Ayun na magiging advantage niya since pwede niya i-deny yung lahat ng wave dito with his second skill ng Enigma dito para at least hindi makuha nitong Juggernaut yung XP and gold for their side. Oh, I feel better already. Kita mo din Ground Zero, if si-secure nila itong bottom bounty rune, makakapalagay ang dalawang Envy IDC Oyo, kailangan mo ingat. They will just get their respective bounty runes. Two bounty runes para sa each side ng teams. And position 4. MK nga ito nga nilabas dito ng LCBS with the Enigma. Ito nga si Enigma. Magiging post 4 nga talaga ito si Monkey King. Magandang crowd control yung mga heroes dito ng LBCS ha. Makikita mo yung Black Hole and also the Wukong's command para kay Katyu. Tama, yep. Aggressive nga lang dito si Katyu. The first item, Orb of Venom. Almost 60% ang buhay dito para kay Oracle. Ano, yun, kunin niya dito ang second wave. Matala, onto the bottom lane. Tamang farm lang on both heroes dito. Tala on the middle lane. Box out nga lang eh, no? Pero dalawang splitter na yata nakukuha dito ni Void Spirit. Nakukonnect dito. Feel ko ang Ground Zero dito sa bottom lane, medyo they're opting out to have a farm para dito kay Kimizu. Since makita mo wala magaanong sentries pang binili. Pero wala pa namang crew na papunta. Ay, meron na. Meron na itong dalawang sentry wards. Pero kapag farm out lang, yun, tamang box out lang para dito kay Weaver. Sige pa paano? Nakapag creep kills dito si IDC. Si I Don't Care. Via Sukuchi. Pero onto the top lane. Makikita nga dito si Gachi. May Quelling Blade dun, pero hindi niya na-stun. Hindi niya sinira yung puno doon. Mga isang MK position 4 talaga, no? Lalo sa mga heroes na talagang kaya niyang daragin. Hindi niya nga na-quelling kanina, pero mapapatay niya sana yun eh. I mean, masa-stun nung 5 seconds. Farm lang. Yun nga. Nag-connect na naman ng Split Earth dito sa middle lane. Going down half health. Ganda yung skill build dito ni Leshrac, pero kailangan mag-game mga pag first blood pa yata. First blood? First blood dito para kay 1-2-3. Medyo
nakalamang siya dun, ha? Ang bilis din ng bote niya, 2 minutes ah. Okay, dito sa bottom lane. Tamang farm lang dito para kay Weaver. Whereas si Viper. Nakakabawi, miski pa paano. In terms of last hits and denies. Denied. One creep lang short dito si Viper, so medyo match lang dito sa bottom lane. But on the top lane, nakapag-farm din si Akashi kahit papano. Sitting down with the 15 last hits and denies, and good pull dun para kay TMP. Forcing out to pull, pero ito nga si Kaju. Mukhang dalawa lang yata, pero papatay nila ang Crow. Via Akashi. Hindi niya pa nade-detect dun. Hindi niya pa nade-detect yung Monkey Kid nun. Uy, bata yung bottom lane? Na nag-slaman dun sa baba. Mamatay po doon si Weaver. Good pick off dun para kay KCL. Nakapag-boots out siya agad. As a support. Samantala sa middle lane. Medyo lamang dito sila Shrek with 24 last hits. Mukhang mamatay na naman dito si Key with last hit na lang. Last hit na. Lightning Storm, ngunit hindi magko-connect. Out of range. Sayang. Take na doon. And hindi ka na siya doon. Inaayos ko yung sa camera, medyo bumabalik yung ano. Pero middle lane, patay yata. Oh, buhay. Matik na. But a good block doon ah, pero mga turnaround pa yata. Pero meron na nga Pulse Nova doon, causing him to be dead. Grabe, 2-0 na dito ang Leshrac. Pero onto the bottom lane. Half health po dito para kay Dawnbreaker. And Nyx, mamamatay po doon. Will Weaver get the return kill? Let's see. Papasukin? Ang hita lang. Mamamatay with the Geminate attack. Pero medyo cooldown na ang Weaver. And there's your Monkey King to help. Pero nakarinig yata. Nakarinig ito si Kimizo. There's your Boundless Strike. Finishing off. Few more hits. Mabubuhay pa doon. Oh, hindi. Nag-take off po doon. Ang poison attack ni Viper. Sige, 1-for-1 trade ang ating nangyari ito. Pero tignan mo yung top lane dito ah. Irving, kailangan mag-ingat. There's Akashi forcing out, ngunit hindi. Hindi niya perso ah. Hindi niya perso yung ano, knowing na nakapag-TP doon si Monkey King. Mamamatay Void Spirit? Void Spirit. Mamamatay naman po doon. Giving Leshrac the killing spree. 0-3 na dito ang Void Spirit and medyo nagsistruggling. Crumbling dito ang Void Spirit. Weaver mamamatay ba? Play Weaver mamamatay na naman. Sabi, di yata makakakaroon ng return kill doon. Pero Weaver as a core. Mag-ingat doon. Pero there being aggressive. Mamatay na nga doon. KCL with a double kill. Grabe. Kanina siya sabi ko, tamang farm lang ang Ground Zero. Pero naging aggressive sila. Nabati yata na nagkaroon ng sentry wards doon. Pero they're just... But LBCS, yun ah, nakaramdam. They're just forcing the issue. At basag na po ang middle lane. 6 minutes into the game. Yep, and Weaver dito, napansin mo, dalang beses na matay magkasunod. And the TP, yung cooldown sa kanya. Possible jungle ang napunta niya dito. Oh no, this is bad for Weaver. Medyo... Both sides of LBZ and Ground Zero. Si Weaver kasi, namatay na siya twice. Pero dito kay Void Spirit, matay na siya thrice eh. Thrice na, and then nabasagan pa siya ng Tore. Siguro may giving him small ample space para makapag-farm. And Leshrac, makakapag-ano na to. Makakapag-dayo na to sa other lanes. Kasi, easy rotation sa kanya, no? Maganda yung rotation. Oh, easy rotation agad dito. And sitting pretty lang dito si Irving, just waiting out for the black hole. And hindi naman niya pinursue yung dagger agad. So magma-Midas na lang muna siya dito.
tamang offlane position lang para dito kay Irving. Samantala, onto the bottom lane, canceling out dito ni Nyx Assassin. Ngunit hindi magkoconnect ang Starbreaker doon. Boundless Strike. And they will just go back. Nag-miss out doon yung ano eh. Yung Starbreaker doon, ni Dawnbreaker. Via Spike Carapace ni Nyx Assassin, kaya hindi na nila pinurse yun. And, pero okay, still LBCS dito holding sa kanila nga 1k network lead kahit na medyo nalugi sila. Although isa lang namang kill lamang dito ng Ground Zero, pero bottom lane mapahirapan dito. Yeah nga, bottom lane mag-iingat na naman. Grabe, killing spree dito para kay KCL. Lagi na lang nakokombo doon si Nyx. Regardless kahit merong Spike Carapace doon, si Nyx Assassin. Bottom lane, yung nagiging supper lane for the LBCS side, and the mid lane lang and the top lane yung nagkakaroon ng advantage dito. Pero bottom lane yung kailangan nilang ma-resolve habang maaga pa kung gusto nila talagang maabawi. Ulti dito para kay KCL at makikita doon si Leshnak. Merong bawing kill doon, mamatay. Killing spree ended doon para kay Leshnak. Slight nakabawi kahit papano ang Ground Zero doon. Well, may help para kay KCL. And bottom lane? Wait lang, on to bottom lane yun. Kinuyog na naman dito si Viper. The black hole sa top lane, ha? Oo nga, nakapag-black hole dito. On to the top lane. Grabe. Hindi na burst. Muti ka na nga mamatay dito si Akashi. Muti ka na nga yun. Pero mas muna namatay dahil mayroon tulong doon. Via TMV and key to help. Yep, nakabawi and may with a DD run dito para kay Void Spirit. And alam nila, itong Ground Zero na walang black hole, and pagkataon nila for the top lane na safer itong Juggernaut, since wala nang kill threat, wala nang black hole dito. Matagal yung cooldown, pero makamatay ka ata. Leshrac? Leshrac with the buhay. And also the Diabolic, hindi key kailangan mag-iit, wala na po siya mga mana dito, out of gas. And just finishing off with the split earth doon. Uy, miss out doon ng Impale. Unique Assassin. Yep. She casually just walking out. Tamang deward lang. Pero Falcon Blade para sa Juggernaut natin yung naging first item niya dito kasama na ng Face Boots. Dito mo kasi na dapat magiging active talaga to si Juggernaut, makaka-headshot. Uy! Ano, pero yun nga. With the Starbreaker, grabe. Celestial Hammer with just finishing off IDC. Grabe, pang ilang deaths na doon. Doon lang karinig ako ng Viper Strike QYX, QYQX, mamamatay doon. Oh no. Two for nothing ang ating trade, ha? They will just push in, ha? Masascoutan at kaya nila si Katyu. Ngunit hindi. Mabilis. Matinik itong unggoy na to. And alam nila na walang black hole, so perhaps kita mo naman si Akashi with the Falcon Blade. Alam niya magiging active siya 10 to 15 minutes into the game. Kasi kita mo, hindi na lang siya opting out to farm out onto the top lane. They will just go pursue onto the bottom lane, pare. Yep. And dati natin kung i-death ba nila dito. Hindi na ata. Yeah, great. Na, TP. Timelapse, there's your dust and Wukong's command. Boundless Strike. Uy, grabe naman. Nasimot po doon si Oracle. Break para dito, and kailangan mag-game. There's your Viper Strike. Few more damage output, mamamatay doon si Katyu. 1-for-1 trade ang ating laban. Ngunit cooldown ng Spike Carapace dito. There's your Starbreaker. Ito, mamamatay po doon. Viper na iwan dito. Hanging out dito para kay Juggernaut. Ngunit they cancel niya. Papalagyan nila lang po dito si Leshrac. Ano nyo na nga mamamatay? 3-4-0 ang ating trade. Kimizu with the double kill. Killing spree. And grabe. Unique, makita nila. Mag-isa na nga lang doon, ha? 30 seconds sa kanyang black hole. Bakit ka doon mag-isa, sir? Naku po. Grabe. Mega kill streak para dito kay KCL. They will just go on to this bottom tower. First tower ito, ha? Freely. Makikita mo naman yung farm dito ni Weaver. And, medyo malayo pa siya dito sa kanyang Maelstrom. Radiant's bottom tower has fallen. So, tamang TP out lang po dito. Ang Ground Zero. Ay, nakaramdam sila ng lamang. So, siguro, they will just keep it that way. And,
kailangan lang mag-ingat nito ni Kachu. Medyo matinik itong kungoy na to. Pwede lang nga si Void Spirit Huli. Na nahuli sa puno ng Bayabas at Ki will just get the kill. At least nakabawi yung miski pa paano ito si Ki. Despite going 0-3 onto the farming stage. I mean, laning stage dito ah. Nakabawi sa miski pa paano eh, no? Pero kita mo nga itong top lane. Makipagpalagan nito. Viper mo unang mamamatay. Just more buhay ba? Ngunit the Viper Strike will just casually finishing off dito para kay Leshrac. Medyo network wise ano lang, quits lang sila kahit 1k gold dito para sa Ground Zero. Ngunit ito, kalahati ang kanyang buhay. Nakakapag-timelapse. Yes, makapag-timelapse po dito si I Don't Care. IDC. Pero Weaver dito napansin ko, sobrang behind siya when it comes to network dito against the Juggernaut. Although 1.4 kill lang naman ngayon in the 30-minute mark. Pero still, gawa nga nung laning phase na medyo nahirapan siya dito sa bottom lane. Pero bottom lane, mukhang iba black hole to. Ayun na nga ba. Black hole? But there's the Solar Guardian makapagpalagya dito si Akashi. Pero yung Diabolic hindi. Black hole? Black hole, there's your black hole. Di na nga pa nakapag Omnislash. I-sane pa yata nito ni Dawnbreaker. And makabawi ngunit hindi. The damage is not enough. 2 for 1 ang ating trade doon. Hindi yata na finish off ni Leshrac. Sayang. Sayang. Napaka-timely nung backup nung Ground Zero. Mukhang isa pa yata si KCL. Cancelling out. There's a boundless stack. And also, Command! Makakapalag pa kaya! Ngunit hindi. Wow, smoke! But boy. Good smoke doon. Pero dito sa top lane, mukhang nakita yata dito si Kimizu na makapagpalagan po. Wala po TP ang both sides. And that's your time lapse. The IDC would just go back. Very crumbling siya dito ah. At least nakapagkuha na siya ng... Tapos na ang kanyang maelstrom dito kahit papano. Papalagan yata dito ni IDC. Kailangan mag-inat dito ni Kimizu. And now... Tamang farm lang po dito with the Woods of Travel para kay 1-2-3. Matala kay Katsu. Matapos ang kanyang mage slayer. Omnislash! Oh, yun na, inomnislash. Oh, ngunit hindi, lumipat po doon sa kanyang neutrals. Lumipat doon sa neutrals. Grabe. Sayang. Item choice po dito ni Akashi, which is the Diffusal. So dito ha? Second Blade Diffusal, then going ang Echo Saber sa dito. Echo Saber. Possible. Or, pwede rin na ganim sa kanyang item choice. Pwede rin. Pero yung nakaroon sa kanya, Echo Saber eh. Not sure kung papalitan niya yan or talagang pipilitin niya. Ayun. Pero feel ko dudulin niya na. Oo. Pursue siya dyan sa Echo Saber. Huli ata. Oo. Huli ata dito. Detection? Assassin, there's a detection pero hindi umabot. Hindi umabot. Sayang. Meron pa naman dalawang sentry ward para kay TMV. And just placing it there. Hindi makikita. Hindi mo masisipat doon. Ngunit hindi na. Ayun na nga. Nakapag... There's the ulti. Solar Guardian. Ganda ng Manburn. Hindi. Kinansil. Kinansil doon. Key nothing lang. Meron pa siya isang Astral Step. Oh, papalagba. May pa ata. Ito na turnaround po doon. Killing spree dito para kay Key. With the Void Spirit. Nag-hesitant siya dito ah. Medyo nag-hesitate itong Dawnbreaker natin. I mean the ano? Actually, yung kinansil ni Dawnbreaker yung Solar Guardian. Samantala sa top lane, Akashi. Casually finishing it off. And Akashi, kailangan mag-ingat. But there's your false promise. Mabuboy po doon si Akashi. Very timely ang TP out na. Ang TP dito, TP help ni TMV. Para ma-isalba ang buhay dito ni Akashi. Okay. Oh, burst! Grabe, na-burst out doon. Very good item choice dito para kay Void Spirit, which is the Yules, para ma-secure lang.
with the Aether Remnant dito para kay Weaver. Yep, getting that yep. kill 30 seconds. Sobrang delay na dito si Weaver. And the Weaver, kasi napapansin mo ha, lagi siya namamatay dito sa mga solo pickups natin kanina pa. Oh, ito na naman ang ating Black Hole. Black Hole and also Wukong's Command. Kailangan maging ating QYXY. Magkaka-double kill pa kaya dito? Ngunit hindi. They will just face the fate para dito. Dominating has been ended para dito kay Key. Grabe, napakaganda. Inaantay nila yun. Magkaroon ng magandang Black Hole. At least makabawi miski pa paano kasi crumbling dito si Weaver. Pero at least they got the return kill for the network lead. 1K miski pa paano. 13-4-22 ang ating score. Tol. In favor pa tapong Zaker. Yeah, mamatay. Ayun na nga ba siya sabi natin na very complacent kasi mag-isa lang siya dun eh. And nasira ang kanyang streak. And kahit pa paano nakabawi dito si both sides of the team despite yung mga early stage ng early minutes ng game. They will just 1-2-3 kung magpupush ng alan dito. There's the setup. Iwan na ata itong nashrak, patay na. Iwan ng alan nila. Iwan ng alan, pero hindi natapos nila shrak. Nakalati niya lang miski pa paano yung first tower dito sa bottom lane. Network leading dito si Juggernaut with 10k. There's your impale onto the middle lane. He going onto the Aether Remnant. Yules combo, ngunit makakancel out doon. Ang Starbreaker. There's your Dust. Mahabol po dito ang Ground Zero, ngunit Nyx will just face his fate. Dalawang hero ng ating LBZS atay. At cooldown pa nga ang Black Hole dito. So, Ground Zero will just go onto the middle lane. Masagat. Oh, and wala kasi Black Hole. Alam nila yung timing. Ito nga Ground Zero na aware sila na cooldown pa itong Black Hole. And the right timing saan nila na maging aggressive when it comes to taking the fights. And LBCS dito. Alam nila na kailangan nila mag-ingat-ingat lang since wala pa silang Black Hole dito pero magka-clash. Yun na nga ba, with the Wukong's Command para dito kay Kacho at munang inuna pa na but there's the good Force Promise, pre. And also the Omni Slash committed para dito kay Kacho. Ngunit naka-cancel out na naman yung Solar Guardian. Pero regardless, mamamatay po doon ang Monkey King. Kashi, kailangan mag-ingat with half health po doon. Tuman. At yun na nga ng healing ward. And then there's a defusal just to finish out Nyx. And Fistback Carapace just to delay out. Pero mamamatay na nga po doon via Purifying Flames. At mamamatay doon ang dalawa. Viper 2 for 2 trade. Ngunit hindi pa tapos ha. Kung iisa pa dito si Akachi, wala na nga siyang gas. Pero nakapag-TP out po doon si KCL. Yep, and LBCS dito. Maganda yung pag-take nila ng fight. Although na wala silang Black Hole dito, nagkaroon sila magandang positioning and magandang timing para ma-execute na maganda. And meron silang Black Hole ngayon. After the winning the fight, pwede silang mag-smoke. Merong dagger, ito nga enigma natin. Pwede siya mag-take ng fight dito. Gamitin yung Black Hole para at least every cooldown ng Black Hole magamit nila. And yun kasi kinagandaan ng isang Weaver. Pero speaking of Weaver, ha, patay. Itong Viper. Ano nga, napatay niya pa nga doon si Viper. Pero mag-isa lang nga, mag-isa lang ulit doon si Viper eh, na medyo na late lang ng bahagya ito si TMB. Kahit cooldown ng kanyang False Promise, makakapalag pa rin kahit papano at nakaramdam pa nga. Okay, mag-double kill pa nga ito si Weaver. Just finishing off via Sokuchi. Dominating streak. Kasi tamang jab-jab lang dito sa both sides ng team pero lamang ang in terms of kill ito ang Ground Zero. But regardless, 5k gold lead para sa side ng LBZS. Tamang farm lang dito sa neutrals. And kasi inaantay na lang siguro nila yung BKB which is online na nga para dito kay Irving. So higher chances na makapalag sila onto the clashes dito. Yep, and speaking of makapalag sila dito, pwede silang gumawa ng play or gumawa ng move dito since meron silang Black Hole dito. Tignan natin kung saan sila gagawa ng play. Top lane nata. Ibon. Ang ganda rin ng mga nung Spike Carapace ni Nyx na naka-cancel out yung Solar Guardian ni KCL.
parang alam niya yung timing, inaantay niya mag-Solar Guardian just to cancel it out. Ganda, gandang pick ito ni si Nyx. And yep, they will just casually go back and reset. Mukhang papalag yata dito ang LBZS. Nakakaramdam itong Ground Zero na kailangan nila mag-ingat sa mga future clashes, sa mga next clashes nila eh. At ito na nga. High ground, triangle, yun na nga. There's your Yunpei. Buti-buti ito nga pang false promise. Kung magbaback na nga lang dito ang QY. Ipit sila dito. Ang LBZ. Oo nga, ipit nga sila dito. Kung sumisipat dito si Irving. But there's your Viper Strike pa rin dito. TP out wala na naman. They will just TP out. At mukhang mag-iingat dito si Akashi. But there's your Wukong's command para po doon. Kachu, hindi. It's not enough. Yun lang nga ba? Sabi na sa'yo, naka-cancel out na naman ang Solar Guardian lagi. Pero less luck. Mag-isa na lang kaya dito. Ay, hindi siya mag-isa. Kasama na dito sa Weaver. Weaver smells blood. Then also less luck. But there's a DD dito. Parang pwede pa to. Just pursue. Just to go back. Habulin pa ata ng Weaver, ha? Mahabol pa dito si IDC, ha? At may Lotter's Head po doon. Mukhang cooldown doon. At nakapag-timelapse. And tamang jab-jab lang sila doon, pero they will just go back. 2-4-2 trade, ah. For the both sides of the team, despite la hindi nakapag-black hole doon si Irving. Dahil inuna ni Viper yun. Nakaramdam. And yun nga, gaya na sabi mo, speaking of hindi nakapag-black hole dito, Irving, parang pilit yung gusto niyang gawin dito since pangit yung pace nila in that engagement. Pilit-pilit niyang magkaroon ng magandang black hole since kita niya na magiging bad black hole for him. So, ginawa niya, nag-TP up na lang siya in reset. So, I think Roshan, di na makakontesto for the side of LBCS. As well, Roshan lang sila at sila pa yung nakapag-Roshan, ha? Despite dito kay Weaver na medyo hindi siya nakapag-farm onto the early stage. At least nakabawi siya ngayon with the 5-minute timer para kay Weaver. Aegis. And mid lane, ha? Top lane. Ito nga sa mid lane dito. At medyo mag-isa lang doon si Nyx Assassin. Pick off lang. Will they defend this? I think not. Bibigay na nga lang nila itong top lane. Opening out the outpost. And naspatan nila, but there's Leshrac. Ba't nandun si Leshrac? Grabe, Wukong's command dito. Kim Black Hole? Grabe, Black Hole doon para sa dalawang. Hindi na ata sasabay doon. BKB pa nga dito si Leshrac. Onto the top lane, di na nga makapalagan kaya, pero papalag pa rin nilo. Grabe, mega kill streak dito kay Leshrac. At ahabol pa dito si Weaver. Timelapse, wala na po, pero meron siyang Aegis. At ito si Katyu. There's your Yules. Ngunit 1 second down para si Aether Remnant. Nakakatakas pa dito si Ki. At there's your Omnis Flash para kay IDC and then Nyx. But there's a Yules, Clutch Yules. And mapapatay pa nga nilang Akashi. Grabe naman yung critical doon. Nakapag-kill pa nga siya. But regardless, mapapatay doon. Finishing off, Katyu. Grabe naman. 4-4-2 trade. Favor ng LBZS. And maganda, naging black hole niya dito even though na Juggernaut din niya nasama. Pero since nalaman naman yung nahuli sa black hole dito and Oracle, di siya napag-full promise since inuuna rin siya nitong LBCS na maging target dito. Leshrac! Leshrac naligaw sa lang landas. Buti nakatakas pa. Wait, only 2 seconds left para makapag-dagger out. Mabubuhay siya doon. Nandun siya sa ano, sa high ground. High ground lang siya magsasaan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nun mo. Tamang farm lang siya. Now out of position. Pero regardless, nakapag TP out siya. Bottling out na yan. Meron pa siyang DD route dun. Dito na nakabawi na. Nakabawi na dito ang LBZS. Coming in with the 10k gold lead. And I think Juggernaut dito gusto niyang mauna rin with the Omnus Slash. Itong Enigma before the taking the fight since yun talaga yung pinaka big threat sa kanila since Enigma kahit na naka BKB itong campi niya or kahit mag spin itong Juggernaut kaya siyang i-burst out dito
yun nagiging factor kaya itong Juggernaut hindi rin talaga mapag all in or mapag dive na maigi. Pero patay yata itong Nyx. Patay pa yung load ni Nyx. Grabe, mag-isa lang siya dun. Yun na nakapag-TP out. Pero yun nga, Wukong Skumad, nilapagan na pero papalag pa. Kung hindi yan. Grabe, nakakapunit ito. Kalahati ang kanyang buhay. Ibala strike pa. There's a false promise. And also Yules, he will just finishing off Kadyu para dito. Ito na si Weaver, ang sakit. Yun na nga, to the rescue. Ang sakit ng Data Loose. At iisa pa yata. 2 seconds left para sa Astral Step. Hindi. Grabe naman. With the triple kill, IDC, bawing-baway. Ang early stage ng kanyang laro. Going in with the Skadi build na. At iisa pa yata. Ang ultra kill pa kaya yata dito. Grabe. Unstoppable streak para dito kay Leshrac and just casually sieging out the second tower ng middle lane ng Ground Zero. Potential high ground to for the side of LBCS ha. Meron pang black hole. Tagilid ha. Medyo tagilid ngayon ng Ground Zero. And mas spot out dito ni Nyx. Si Akashi. I think they will just wait out para dito kay... Pwede nila i-burn ito ah, i-burst out. Stun. Grabe, hindi na ano, pinapag-Blade Fury, so hindi makakatakas. Tadlock. Para dito sa side ng LBCS. Grabe ng synchronization nila dun ah. Basag na nga dito. Ang high ground, third tower ng Ground Zero. Mukhang nagbe-bait nga lang to si Nyx eh, no? Naantay niya mag-black hole eh, kaya nangyayon nga. Ayun na, black hole! Ayun na nga ba ang black hole sa tatlo! Grabe ka naman, Will Wokon's Command! And also the Boundless Strike! Grabe naman yun, buyback dito pa rin, Dawnbreaker. Kailangan mag-ingat ni Kachu, half-hill na nga, yun na nga mamamatay. Key dito. Yun, grabe naman, simot na simot. At iisa pa, medyo mainit ito si Weaver. With a Daedalus Cadillac, God-tick na nga dito. Para kay Leshrac, at iisa pa ata. Ngunit hindi, time lapse na lang at tama, disiplina lang. Pag nakapatay, they will just push into this mid lane. Are they actually forcing out the issue? Mukhang tatapusin na lang yata ang LBZS? Mukhang tatapusin na nga ito since patay ang apat, wala rin buyout itong Ground Zero. Mukhang this is it. Mukhang nga ng ating series. Grabe ah. This is it, pansit. Grabe, redemption nun ni Weaver. Despite nung labasagan siya sa bottom lane na ilang pick-offs yun, pero he found a way para makapag-farm and just finishing it off ito. Laro na to. And at least kahit paano na tie out nila yung series. Very good wins para on the both sides and convincing naman. Para sa akin, tol, yung Solar Guardian lagi naka-cancel out nung Spikara base niya, no? Naging malaking factor yun sa mga clashes kaya hindi nakabawi ang Ground Zero eh. Yep. Almost the time na marinig na itong Nyx Assassin na mag-ulti itong ating Dawnbreaker. Auto Spikara base siya dito and auto-cancel. Pero pansikuran kaya rin itong the LBCS nag-take sila ng Game 2 for their win kasi gawa nga nung kung napansin natin, ang laking tulong ng isang Weaver when it comes to damage. Alam naman natin, kahit na napita siya 3 beses ata, or 2 to 3 times in the early game, pero still, sobrang bilis niya makabawi sa farm and yung pagiging aggressive niya sa mapa and yung presence na binibigay niya and pressure sa kalaban, sobrang laking impact. Then, Enigma, Black Hole, yung naging isang factor din for the side of LBCS na Juggernaut, napalitan makipag- taguan with this Shadow Blade dito. Ititry niya na ma-Omni itong Enigma at least bago mapag-Black Hole. Pero itong Enigma natin sobrang tabaran na mag-BKB. And inuna niya itong Juggernaut na mamapatay kahit ma-Black Hole. Pero sobrang ganda na Black Hole niya. 2 to 3 heroes yung ma-Black Hole niya dito. Hindi lang isa. Kasi kahit sabi mong isa lang, the Juggernaut pwede niya i-Black Hole solo. Pero since nakikita siya ng opening, which is 2 to 3 heroes sa pwede niya i-black hole, bina-black hole na dito, and walang pang-cancel. Dahil nga sabi mo kanina na walang pang-cancel itong Ground Zero when it comes to disable dito sa ating Enigma. Plus, meron pa siya nga BKB. So, sobrang hirap talaga for the side of Ground Zero na mapigilan itong
enigma natin. Then yung MK, kung napansin natin, isa rin siya sa factor kaya rin nagkaroon ng magandang laro itong LBCS. Hindi na napapansin, pero since yung vision na binibigay niya sa Clash and also the Wukong's command, pero vision talaga yung nagiging factor. Sobrang ano eh. Sobrang alam nila kung nasaan yung pwesto ng kalaban, lalo yung Oracle. And lastly, yung Leshrac, yung damage dito ng isang Leshrac. Sobrang kante when it comes to hero and the tower. Mismo. Sobrang MVP pick para sa LBCS yung Nyx na yun. Na, in terms of clashes, yun nga, na lagi naka-cancel out yung Solar Guardian. Resulting na makapag-crumble. In terms of crowd control dito ng Black Hole and also the Wukong's command, i-plus mo pa yung Daedalus na item choice dito ni Weaver na with the Geminate attack. So, minus 1 agad within less than 1 second? 2 seconds? Yun nga, hindi makabawi dito ng Ground Zero. Kahit may Juggernaut na safe lane na nakapag-farm ng maayos. Yup. Pero grabe yung laro ah. I mean, expected ko rin na talagang magiging 1-1 itong series natin. Or kung sabihin natin 2-0 man pero dikit. Pero grabe yung LBCS dito. Showing na talagang kayang-kaya na nilang mamaipagsapalaran talaga. And Ground Zeroes, sila pa yung nakakita ng... sila pa yung nakauna dito sa ating game. And I think yun ay siguro na for our game 2 and the series. I think that's it. And let's see, on to the next game naman ng Yame Pro Series. And maraming salamat po sa mga nanood. This is Yame Pro Series Season 2 Group Stages. And 1-for-1 para sa series Best of 2, Ground Zero and LBZS. Ako nga pala si Aaron and maraming salamat. And mag-aaron pa tayo ng second series mga sir between OB Neon versus Polaris and Best of 2 series din yon. And stay tuned lang kayo guys and peace out.